video is ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na binili ko for the past few weeks for the rearranging or redecorating ng kwarto namin. So, hindi ito masyadong malaking transformation. Bumili lang ako ng mga bagay na pwede namin idagdag para ma-organize yung mga gamit namin sa kwarto. Kasi medyo parang untidy, parang ang gulo lang tingnan ng kwarto namin. Kaya balak namin i-rearrange yung forma ng kwarto at magdagdag ng ibang bagay. Before we start, please subscribe to my channel and click the notification bell button para updated kayo sa mga bagong videos katulad nito. So, let's start! Nalagay ko yung price ng mga bagay na binili ko para malaman ko yung presyo nito. So, yung mga first item na ipapakita ko ay binili ko sa Mr. DIY sa Kugon. And if you're tita, if you're someone who's tita, talagang mag-glitter yung mga mata nyo pag nakikita nyo yung mga items doon. Kasi ang ganda, pang kitchen, pang sala, ang ganda-ganda. Marami talagang bagay na mabibili niyo. First item that I'm going to show to you is this document bag. Kasi may small business kami ng asawa ko. At iba-iba yung pinaglalagyan namin ng mga resibo at pera. But fortunately, sa negosyo niyang 12 a barrel, parang plastic cover lang ang nilalagyan niya ng resibo at pera, which is very unorganized para sa akin. Kaya binilihan ko siya na ganito. Lalagyan niya ng mga anik-anik para sa kanyang negosyo. Maglagay ng curtain rod doon sa bintana. Kasi yung ginagamit namin paglagay ng curtains is only wire. At medyo parang napuputol na siya. Kaya bumili kami ng rod para mas maganda siyang tignan sa kwarto. So, ganito yung mataas. So, mataas siya guys kasi mataas yung bintana namin sa kwarto. Pencil holder. Kasi yung mga ball pens namin, sinuksok-sok lang namin sa side. Kasi may maliit kaming plastic box na nilalagay din namin yung mga ibang bagay. Tinutusok lang namin yung ball pen sa side or nilalagay. Kaya bumili na lang ako nito. Marami din akong ball pens na ginagamit ko sa pagsusulat. Kaya bumili ako nito. Divider for drawer. Hindi nyo nababasa. So, parang ganito siya guys. So, ginagamit siya para pang-divide ng mga underwears sa drawers. Kaya bumili ako nito kasi bumili kami ng bagong cabinet. So, pag sa-separate na kami ng mga gamit. And then, gusto ko maglagay ng ito. Ganito para organize kung lalagyan ng mga underwear sa drawer. Next is this 45 cm by 5 meters na wallpaper. So, balak namin maglagay ng wallpaper sa wall. Kaya nga wallpaper. Pero, hindi full
yung ilalagay namin. Parang half lang ng area sa wall ang lalagyan namin ng wallpaper. Simple yun. Simple lang, guys. Maganda siya kasi hindi siya glossy na wallpaper na tulad ng ibang wallpaper na nabibili natin sa online or sa ibang store. Kaya yun yung gusto ko sa isang wallpaper. Hindi glossy. Parang may pagka-matte. Glossy matte. Parang ganun. Next is, dahil magdidikit tayo ng wallpaper, bumili ako ng maliit na ano ko? Utility knife ang tawag nito. Pero cutter. Parang cutter. Maliit na cutter. Kasi wala kami cutter sa bahay. At gagamitin din namin ito sa pagka-cut ng wallpaper. Ito, bumili ko siya separately for sa Mr. DIY ko rin siya. Pero gagamitin ko ito for our kitchen kasi balak ko din mag-redecorate sa kitchen area namin soon after matapos ko dito sa bedroom. And bumili ako ng ganito. Actually, lalagyan siya ng mga sabon sa bathroom. Pero I would prefer just to be on the sink area where pwede kong lagyan ng sponge, yung mga sabon, dishwashing soap, dito ko ilalagay para mas convenient. Kasi wala kaming nilalagyanan. Nilalagay ko lang yung sponge sa side, which is, I know, hindi siya malinis din. Kaya bumili ako ito. And next is this plastic ware from Mr. DIY pa rin. Ganito siya kahaba. Balak kong lagyan ito ng mga spoons kasi yung mga spoons namin ilalagay lang namin sa mga plates din kasi wala kami lalagyanan ng mga wash na spoons and fork. Kaya ito balak ilalagay. Next is yung item na binili namin online. So, dalawa yung lang yung binili ko online. First is, nabili ko sa Shopee pero hindi pin ito sa bedroom. Isasali ko na lang sa home. This is an adhesive marble wallpaper. So, balak ko ilagay ito sa dining table namin. Kasi yung dining cloth namin, dining table cloth, punit-punit na. At balak ko i-replace ko ng marble na table. Kaya yun, bumili ako ng marble na wallpaper. Para maganda tingnan yung table. Next is this foldable cloth organizer na nabili ko sa Facebook Marketplace. Actually, available to sa Shopee. Mas mura to sa Shopee pero hindi na ako makakapag-intay ng 5 to 1 week bago dumating yung item. Kaya, naghanap na lang ako sa Facebook Marketplace dito sa URM. Fortunately, available naman siya. Ang hirap to. Hinanap ko din to sa mga stores sa Cagayan de Oro. Walang ganito sa nila. Parang maliit lang to. Lalagyanan ko ng mga binibenta kong mga anik-anik. So, ganito siya pa. Haba. Parang ganito lang. Oops. Yan. Lalagyan ko ng mga binibenta ko. Kasi nakalagay lang siya sa box at medyo yung mga box is hindi kaaya-ayang tignan sa bedroom. Kaya yun, dalawa yung binili ko. Kasi marami pang mga bagay doon na dapat tagyan. Next is an item na binili ko sa Unitop. So, kung mayroong Unitop sa lugar nyo, okay, maganda. Mura din doon. Marami din mga bagay na pwede nyo bilhin. So, balak kong ilagay ito malapit sa dining table namin. Kasi medyo plain yung area, dining area namin. Sa namin. So, this is... Mura lang to guys, oh. This is the first. Parang frame lang siya na ilalagay ko sa wall. Huh? Napagaganda. Yeah. So,
mahilig kasi kami sa plants, hindi nakakaalam. May mga succulent kami sa labas. May ganito kami at ganito. Kaya binili ko siya kasi parang remembrance, reminder na we are a succulent lover. And medyo plain pag one frame lang ang ilalagay. Kaya bumili na lang ako ng dalawa. Ganito. Ay, ganito si mama sa bahay. Mahilig din yung mother ko sa mga dahon-dahon na plants. Kaya binili ko rin. Ang dagdag. Diba ang ganda? Mura lang to. 35 pesos. Next is this laundry basket na nabili ko sa TH Cagayan. Mura lang to. At maganda yung kulay niya. Medyo manipis siya compared sa mega box na nakita ko. Pero anyways, laundry basket lang naman. Lalagyan na ng labahan. Kaya, binili ko na. Sisira na yung lalagyan ng labahan namin. Laba. Last item na binili ko is this Orokan Prema Premium Drawer. Ganito lang siya kaliit. 4 layers na drawer. And then, balak ko kasing mag-separate ng clothes namin ng husband ko kasi ang dami na naming mga damit at hindi na siya fit sa isang cabinet lang. So, yun lang po yung binili ko for the past few weeks. As in, parang excited ako sa pamimili. I was so happy. Nag-enjoy ako sa kakatingin ng mga bagay. Kasi hindi ko siya binili. Parang nakaka-relax sa mga mata. Pakita ng mga cabinets, ng mga plato, nalagyan na ng mga bagay. Parang kita goal mo na talaga. Parang nagiging kita na talaga ako. Anyways guys, so I hope you like this short video. So if you haven't subscribed, pa-subscribe na lang po. At click ang notification bell button. So I'll see you next time. Salamat sa pag-tanaw. Bye!